Kaya't mga kabungi, lalong tayong tumutubo na naman ng maganda. What's up mga kabungi? Welcome back to my YouTube channel. At ngayon, ituturo na naman namin sa inyo kung paano ang tamang paghalo ng gagawin nating fried chicken para malasa at talagang nanunuot ang sarap data. Dapat ganito po mga kabungi, yung ating tamang pagmamarinate. Yan po, may sangkap na yan. Pagkatapos dapat haluin nyo lang mabuti para walang matabang at maalat. Dapat tuloy-tuloy lang po sa pamamagitan ng siguro mga 10 to 15 minutes mga kabungi. O mga 10 minutos lang mga kabungi na paghahalo. Tiyagain nyo na para pantay-pantay ang lasa. Walang maalat, walang maasim, para talagang pag bumili sa iyo, walang reklamo yung ating mga customer. At syempre, magamit kayo ng gloves sa kamay kasi masakit po pag tinamaan ang buto. Pero yung naghahalo po ngayon ay kalyado na. Puro na po kalyo ang kamay niyan. Kaya di na po siya magguantes o maggloves. Kaya di po yan natatalablan ng mga buto-buto dyan. Yan mga kabungi, good news mga kaugubungi. At ngayon nga, mga kabungi, ay napakarami ng manok ang nauubos sa isang pwesto ko lang. Good news yan mga kabungi, at nagmura na ang ating manok na whole chicken ngayon. Ang whole chicken natin ngayon dito sa Sorsogong City mga kabungi ay 120 na lang per kilo. Yung backbone mga kabungi ay 100 na lang. Kaya't mga kabungi, lalong tayong tumutubo na naman ng maganda. Kaya kung ako sa inyo, umpisahan nyo na ang pagnegosyo ng fried chicken. Kaya sa mga gustong mag-fried chicken dyan, mag-comment kayo dyan sa baba. Please comment kung ano ang gusto nyong malaman about sa negosyong fried chicken at bibigyan po namin kayo ng impormasyon. Naghahatid sa inyo, Las Vegas. Ako, at isa na namang nakita. Yan mga kabungi, seryoso na po tayo ha. Mag-comment kayo dyan sa baba sa video. Gumawa lang po ako ng video para po malagyan nyo ng comment kung ano ang gusto nyong malaman sa negosyong fried chicken mga kabungi. Gagawan ko po ng video about po sa mga nagtatanong sa sangka po natin mga kabungi. Ay nandun na po sa previous video po natin. Halos siguro ko nasa 7 months na po. Dalawa po yung video ko about sa sangkap. Dalawa po yung ginawa kong video na yon. Yung sangkap na walang daya, makikita nyo po ang views doon ay 45,000. Pagkatapos yung sangkap na sarap sangkap ay nasa 23,000 mga kabungi. Dalawa yon, mamili na kayo doon mga kabungi. Halos parehas lang naman ang laman noon. Kasi ginawa ko yun mga kabungi dahil nga yung iba tamad maghanap sa video ko. Kasi po yung video natin dito sa channel po natin ay nasa mahigit halos almo nasa 500 na po mga kabungi yung video po natin. At karamihan po dun about sa pag-negosyo ng fried chicken. Kaya tingnan nyo na lang doon sa mga gusto mag-start sa negosyo ng fried chicken mga kabungi. Hanapin nyo lang doon ang napakaraming mga video po natin. Nagturo po ako doon ng pag-chop about sa whole chicken, backbone, legs, wings, pizza, thigh. Pizza, thigh, parehas lang yun mga kabungi. At isa, hanapin nyo lang po doon kung anong gusto nyong malaman doon. At comment kayo dyan, ilalagay ko yung link kung anong gusto nyong malaman about sa negosyong fried chicken mga kabungi. At syempre, medyo mahaba na ang ating drama. Hanggang dyan muna mga kabungi. Basta yan mga kabungi, dapat ganyan niya po yung texture ng karni nyo bago nyo siya lutuin. Lalagyan pa po yan ng harina ha. Dry lang po na harina ang linalagay po natin, huwag nyo pong babasain. Yan mga kabungi, ganyan po yung texture niya para talagang nanunuot yung lasa ng ating sangkap mga kabungi. Hanggang dyan mga kabungi, at syempre kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag mahiyang mag-subscribe. At syempre, suntukin nyo na yung like. Pagkatapos, click the bell para updated po kayo sa ating mga ginagawang video. Love you all, mga kabungi. God bless po.